おー、nakakagutom! Yes, ma'am. Ikaw na ito, siya. Mukhang sila yung manager ng restaurant na ito. Wow, ayan na yung aking in-order na pagkain. At ang galing po talaga ng restaurant na ito. Tingnan naman po ninyo ang waitress. Pati yung kanyang kasuotan na uniform, panahon pa rin po yata talaga ng 1950s. At nakakabili po talaga itong restaurant na ito, di po ba? Talagang nakuha po nila ang tamang image at kapansin-pansin po ang mga interiors na nakadisplay dito. Nakuha po yata nila tama ang in-image ng restaurant noong panahong 1950s. Alamin naman po ngayon natin ang lasa ng kanilang pagkain na inihahanda rito. Ang bango. Ito ang tinatawag na Japanese Omurice Demi-Glace Sauce o nanggaling po yan sa salitang French na omelette at inarrange po yan para sa pangapanlasa ng mga Japanese. Alamin natin kung ano ang nasa loob nito. Yan. Isang ketchup rice na may kasama rin po yan chicken sa loob at mga mushroom at nilagyan po nila ng egg sa ibabaw kaya po naging omelette. At itong pinaka-sauce nila ay yung demi-glace sauce. Wow, mukhang creamy at yummy ang kanyang itsura. Ano naman kaya ang kanyang lasa? Itadakimasu! Masarap, syempre pa. Yung lasa po ng kanyang sauce, ano? Kung mahilig po tayong kumain ng beef stew, yun po ang pinakalasa ng kanyang sauce. Siguradong magugustuhan po ito ng mga bata. Kasi yung mga bata, mahilig pong kumain ng mga pagkain may ketchup, di po ba? Bagay na bagay po sa kanila ito. At pagkatapos naman natin kumain, silipin din po natin ang pinakakapaligiran nitong restaurant na ito. Alamin natin kung anong mga interiors meron sila rito. Ang pagiging retro ng restaurant na ito ay talaga naman pong feel na feel ng mga customers na pumapasok dito. Tingnan niyo po itong ilaw na nandi dito, yung chandelier na nakasabit. Pandagdag attraction din po yan para sa restaurant nila. Ang frame na nandi dito, ganun din, mukhang lumang-luma na rin ang kanyang itsura. Pasukin po natin, no? Meron isang maliit na portable TV set na naka-display din dito. Uy, namimiss ko yung ganitong klase ng TV ah. Low-tech. At yung mga naka-display nila dito sa loob ng cabinet. Mga makalumang gamit din. May radyo sa loob. May isang lumang electric fan. Nakakatuwa, 50s na 50s talaga ang dating. Pasukin din natin ang tindahan ng Koshido. Alamin din natin kung ano yung mga makalumang bagay ang kanilang tinitinda rito. Simulan natin sa mga Japanese style handkerchiefs. Pang summer yata ang mga itsura nito.
Ang ganda ng kulay, di po ba? Simula sa handkerchiefs. Tingnan natin kung ano pa yung ating matatagpuan dito. Nakakatuwa, meron din po silang tindang unan. Nakakatuwa ang kanilang unan. Para mga beads ang mga nasa loob po nito. Kakapanggitil. Oops, diyan ka lang muna. At sa labas po niyan, nakakatuwa, iba't ibang mga jar. Ang laman po nito ay ang mga gawa sa chirimen. There. Ay, nakatalikod. Ayan. Kalimitan ng mga bumibili nito, ipinangsasabit po nila ngayon sa kanila mga cellphone. At may kuliling pa siya. Iba't ibang mga cards at envelopes ang ating makikita rito. Ang gaganda ng kanilang mga designs, di po ba? Tingnan po natin itong isang card na nandi dito. Japanese style yung kanyang pinaka-sobre or yung pinaka-card mismo. Pinaka-design sa labas yung pinaka-kimono. At sa likuran niyan, tingnan po ninyo, iba't ibang klase ng mga envelopes. Yan, ang ganda na po. Ito po kalimitan, ginagamit po nila ito kung may occasion at gusto nila magbigay ng pera. Kalimitan, sa wedding, ginagamit po itong mga envelope na ito. Paganyan. Yan, naabot nila sa mga nagdiwang ng okasyon. At hindi lamang ang mga iyan ang ating matatagpuan dito. Meron din mga maliliit na envelope. Ito naman, kalimitan, ginagamit po ang mga ito pag New Year. Pag aabot nila ng pera sa mga bata, nakabalot, o yung tinatawag na mga otoshidama. At meron din po sila mga happy birthday card. Japanese style din po ang isang ito. Yan, di po ba? Magandang pambigay yan sa ating mga kaibigang magse-celebrate ng kanilang birthday. Bukod sa mga card, meron din pong mga bag nung araw. Yan. Gawa lamang po sa tela. At ang bag na ito, mabibili natin sa halagang 2,900 yen. So, mga 1,200 to 1,500 pesos na rin po yan sa pera natin. Ang kanila mga letter pad, ganun din po ang gaganda ng mga itsura. May design ng sakura at meron ding may design ng tulip. Balikan naman po natin ang isang paper pad na nandi dito. Di po ba? Ang ganda-ganda rin ang kanyang pagkakadesign sa loob. Para bang napakasarap sulatan ng isang malatulang panliligaw na mga sulat. Yan. Mapapasagot ninyo ang inyong nililigawan pagka pinadalhan nyo ng ganyang klase ng paper pad. So, ito na po ang pinakakabuuan ng tindahan ng Koshido. Marami rin po talaga tayong mabibili rito. Isang Japanese toy shop naman ang aking papasukin ngayon na kung tawagin ay Hula Hoop. Hula Hoop! At dito, sa buhanan ng kanilang tindahan, iba't ibang klase mga toys din ang ating makikita rito. Ngayong April 7, maglalabas po sila ng mga bagong items na tinatawag na Teen Toy Astro Boy. Sa Japan, kilalang kilala po siya bilang si Atom. Pero sa ibang bansa, gaya sa atin sa Pilipinas, kilala po siya bilang Astro Boy. At mabiling-mabili po yan ngayon ng mga bata. Pasukin natin at alamin natin kung ano pa ang nilalaman ng kanilang tindahan. Dito, nakakagulat. Sigurado pong magugulat din ang mga bata pagkat nadiskubre po natin ngayon ang pinagmulan mismo ng sikat na sikat at usong-usong laro ngayon sa mga bata, ang Beyblade. Yan. Ito'y itsura ng mga turumpo nung araw at ginagamitan din siyempre sila ng mga pisi. Buwan,
Ito po ang itsura ng mga family restaurant.